Ito malalaking hiwa to. Mas maganda para sa mga malalaki yan. Sa maliliit. Well, bibigyan natin sila ng merienda. Nilagang saging na saba. Tira to na merienda kahapon. Kasama na yung balat. Kasama na yung balat. I-slicein na yan. Kasama na yung balat. Huwag na natin balatan. Kakainin na yan. Tsaka luto na rin. O, tsaka luto yan. Kakainin na yan. Slicein na na baga ka ano. Mince. Mince. Kaya dice. Mas maganda maliliit para kaya ng mga sisiw. Mga maliliit pa. Na, sila ngayon ay 1 month and 2 weeks na. Pero alalaki. Mga baby daw, Judge. Judge! Hindi mo si Judge. Hello, Mother. Nangingitlog mo siya. Si Katria una. Ayun siya, kakain siya. Judge. Hello. Hey, Judge. Ayan si Judge. Judge. Sumusup-sup. Ang gugulo nyo naman. Magkaisa kayo. Napakalalaki ng mga sisiw. Ngayon, gaano ba kabilis sa magparami ng mga bibi? Katulad nito, example, kabababa lang ni Katriona sa kanyang pugad. Pero anak niya yun. Yung mga 1 month and almost 3 weeks na mga sisiw, anak niya yan. So pagka 1 month and almost 3 weeks, marami na siyang itlog andito. Oh. Ala, ilan yan? 2, 4, 6, 8, 10. Yung nabibilang ko. No, Judge. Nakikisilip din siya, Judge. Oh. Wala mo balo niya magbilang. 10. Anong kaya ang itlog to? Shell. Ah, napisana yan. Itlog ng ibon. Hindi, ibon. Ibon yan. Ngayon, ganun. So, meron na siyang 10. Ma'am, ano? Nawalay na itong mga to. Inano na niya. Winalay na niya. Pero hindi naman niya pinagtatanggol niya pa rin yan. So, ilang araw na lang yan. Makukumpleto na niya yung mga itlog na gusto niya limliman. O another batch na naman. So, ganung kabilis ang isang inahin. Basta yung barako mo medyo active. Active. Baga, laki na niyan ha. Kasing laki na natin yan si ano. Si George, no? Oo, parang laki. Pero parang mas malaki si George ka. George, dinosaur yun eh. Anak niya itong mga to, itong mga babae. Si George. Ngayon, ganun kabilis mag... Hey, Judge! Inapakan ako! Ganun kabilis magparami ng mga alagang bibi. Well, sadly, hindi naman almost Lagi, perfect. So, mayroong mga setback minsan. Katulad namin, nagkaroon kami ng isang beses na setback ngayon.
Dalawang batch yun eh. Oo, dalawang inahin. Hindi dalawang batch, dalawang inahin. Ay, wow. Na hindi fertile yung mga itlog na napanood nyo sa nakaraang video. Ganun ang nangyari. Pero napakinabangan naman. Pero ngayon nga lang, hindi naman nakakapaghinayang kasi imbis na meron kang mga sisiw ngayon sana. Pero hindi naman kasi baga, marami pa rin naman yung mga bibi. So parang nagkaroon lang ng agwat ng malaking gap. Gap na konti lang, hindi naman malaki. Konti ng gap para hindi masyadong crowded yung hindi sunod-sunod yung edad nila. Kasi pag minsan nagka-crowd na sila, yung edad nila magkakadikit-dikit. Nadadaig yung mga maliliit. Kasi natatakpan sila sa kainan. Aggressive yung mga tapos malalaki, napapaks out sila. Oh. Mapang-bully kaya yung mga ano? Yung mga malalaki. Yung oh. Mga, anong ba ito? Bibi. Mas maganda yung meron silang agwat. Kung maaari, pero dahil sa tatlo yung inahin namin, ngayon lang kami nakapag-agwat ng naturally lang kasi hindi naging fertile. Pero usually, dalawang inahin lang, sapat na yung parang hagdan-hagdan lang sila. May maliliit, may pangalawang maliit, may malaki ng konti, may mas malaking konti. Tapos pag nagbebenta ka, parang hinaharvest mo lang yung pwedeng ibenta na. Pero ngayon, parang tatlong inahin, medyo labo-labo yung dating. May medyo malawak, anong agwat. May malaki. Mga point. Oh. Yung isa, isang buo yung isa, 0.1. Oh, hindi sila pantay-pantay. Pero ideally, kung backyard ka lang, mas mamomonitor mo o mapapagtuonan mo ng pansin kung dalawa lang inahin mo. Pwede lang din isa, pero nakakainip pag isa. Masyadong maano na yung agwat nila. Nakikinig sikat. Ah, yan ang nanay, yan ang mga anak. Ayan. Malalaki na yung mga anak niya. Oh. Tapos malapit na rin siyang maglimlim niyan. Nasa 10 o tigit pa na yung ano, mga nandun kasi di mabilang mabuti. Pero nabibilang 10. So yung mga anak niya, dahil naalagaan natin mabuti na brooder, tapos ipinawalan nung pagkatapos ng brooder, medyo malalakas na sila. So wala tayong namatayan. Lahat sila malulusog buhay. Walang may sakit, walang malungkot. Mabubulas lang. Oh, tsaka malalaking bulas sila. Ngayon, nangingitlog na naman. Ganun ulit na gagawin. Sana itong mga dalawang to, nagsama sa isang pugad. Ngayon, ginawa kong mas cozy yung kanilang pugaran. Oh, tingnan natin. Baga, kahit kayo eh, maano nyo, oh nga, no, cozy ah. Let's go. Go, Judge. Sunod. Let's go, Judge. Ay, wow. Sana magtiisa sila talaga. Oo, kasi nakaraan na gano'n sila. Nagsama sila sa isang pugad. Alain! Hi, Alain! Hi, Alain! Hi, Alain! Laki na ni Alain. Pero busal salitang... Pakpak na. Babae. Ini bulinggit. Hindi. Ano ni bulinggit? Si bulinggit ay hindi yan si bulinggit. Yan. Dali. Okay yan si bulinggit. Ayun. Yan siya. Okay. Hindi siya ganun sumasali sa mga yan. Ang laki nito. Mas matanda siya. Laki niya no. Saka to. Aaway pa sila. To malaki din to. Malaki. Oo. Wala kang bulas sila eh. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh. Si Alain ngayon. Matas. Di ba ito si Alain? Yan nga si Alain. Yan. Hindi siya sumasama sa mga to eh. Meron siyang ano, sariling mga friends. Friends niya yung mga malalaki. Anak siya ni Barbie Dolls, tsaka silang dalawa ni Alain. Alain. Ano sila, yung... Isang batch. Oo, isang batch, isang sisiw lang.
Dahil sa hindi ko alam, mahina siya nung una. Hindi, tingnan natin ngayon. Dalawang mahina, isang hindi fertile. O, tingnan natin sa pang-apat kung anong kahinatnan. Tapos sasagahan mo na. So, ayan ang ating presentation for today. Kung gaano kabilis magparami ng mga bibi. Napakabilis. Isa't kalahating buwan, nangingitlog na naman yung inahin mo. Make sure lang na yung barako mo medyo bata-bata pa. Yung magasaan, hindi siya matanda-matanda. Aggressive pa yun. Mabilis ka makakapagparami. So, hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Paalam. Totoo ba, bibi? Aggressive ka, bibi?